Kunne. Ano sa mdang manulang aldawan? Uray na ka to eh. Pwede pang panunutin tayo ka. Basta makawit ka tanak ko. Mahayos yung mga problema. Sika mo lang makaayaw. Ang da kami tayo ka. Mahalang magjanak mo no. Kasanutin na siyang aramida. Madi ka pang panunutin. Madi nga nasihat tatap no. Madi kami magdandanag dito eh. Depresa ko. Di bali, nagpatulog mo kinisarapin nga. Kasi tayo problema. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali po. Yung anak niyo po ay si Rodney Ramiscal. Opo. Siya po isang factory worker doon. Opo. At gusto niya na po siyang mapauwi. Opo. Siya mismo may gusto rin na makauwi na ra. Opo. Sapagkat? Nagluka yung asawa po niya, sir. Nandalaki, in short. Opo. Tapos ngayon, yung bata. Kinuha niya po niya. Di namin po alam, sir, kung saan niya dinala. Yung anak? Opo, yung dalawang anak niya nag-aaral. Yung pong pangatlo, magit pa lang isang taon lang pa po yung pangatlo. Itong si Rodney, nadidepress ngayon. Opo. Hindi na siya makapag-concentrate sa trabaho. Opo. Paano po nalaman ni Rodney na ito pong misis niya na manugang niyo ay naglukot ng lalaki? Kasi po, yung girlfriend po ng lalaki, nasa ibang bansa rin po, sila po nagka-chat. Di po sa amin nanggaling yung issue na yan, yung anak ko sa ibang bansa. Anong pangalan po ng manugang nyo? Justice Halig Ramiscal po. So, sino karelasyon ni Justice? Jess yata, pangalan ni Jess. Sir. Kasi okay. Trabador dun sa... Pareho silang J, Justice Jess. Nagtatrabaho. Etong si Jess, may girlfriend. Opo. At yung girlfriend ni Jess, ang nakapagsabi kay Rodney, nakarelasyon niya itong asawa niyang si Justice. Opo. Okay. Kasi sinabi po niya na, ba't yung asawa mo, nilalandi niya yung boyfriend ko, sabi niya. Hindi po siya naniwala. Ngayon, yung... Kung di ka maniwala, kuya, kasi mahirap ng trabaho ng OFW, sabi niya, ipasa ko sa iyo yung picture ng asawa mo kung ito. Pinasa po niya, sir. Nakita niya. Doon siya naniwala. Rodney, magandang hapon po sa inyo. Umaga po dyan. Idol, good morning po. Depressed na rin po kayo dahil sa nangyari po kay Mrs. na tinangay niyong anak at ng lalaki. Yes, sir. Idol, totoo po yun, idol. Umamin po yung one, idol, yung lalaki, nakausap po po, naglakas doon po ako. Pero yung asawa ko, kinausap po rin po. Sabi ko sa kanya, umamin ka na. Sabi ko sa kanya. Napaamin niyo po itong si lalaki, si Jess? Yes, sir, idol. Napaamin ko po yan, idol. Paano niyo po nakausap si Jess? Binigay po sa akin yung number ng girlfriend niya, idol, na nasa Macau. So merong girlfriend itong si Jess na nasa Macau. Nakausap mo yon? Jesse po, Jesse. Pangalan yung lalaki. Jesse, okay. Okay. Tapos ngayon, tinawagan mo si Jesse? Yes, idol. Tinawagan ko po. Naglakas loob po ako, idol. Paano po naging tema ng pag-uusap niyo, sir? Kinausap ko lang po siya na mabuti na usapang lalaki lang po. Paaminin ko lang po siya. Okay. Sabi po nung girlfriend niya, aminin mo na yung ginawa mong kasalanan. Kasi pag di mo inamin, sabi nung girlfriend niya, idol, hiwalayan niya. And then po, umamin po na ganun na, idol. Nagsasorry po siya pa umadi. Di na daw po mangyayari. Ganun po. Kaya sinatay ko na po, idol. Kasi ang sakit po, idol eh. Of course. Di ko po kaya, idol. At ang balita po, sorry sir ha, para maka-extract ako more information na I will use this para naman makumbinsi po yung mga kinaukulan dito, maging inyong agency na mapauwi ka na because of your situation na kawawa. So, ngayon sir, ito pong si Justice, ang pangalan po ng inyong wife, tama? Opo, opo, idol. At saka si Jess ay magkasama pa rin despite the fact na nangako si Jesse na tatatanan si Mrs. Nagsasama pa rin ba sila sa pagkakaalam mo? Wala akong balita, idol. Tumatawag ako sa kanila, di nila sinasagot yung tawag ko sa cellphone. Nagsaset ako sa messenger, idol. Reply lang nila, like lang po. Tapos, sabi ko, mag-load po sila. Kahit 30 lang, 15 lang, makausap po lang kayo. Puro, sabi ko po. Teka muna, sila, when you say sila, ibig sabihin, si Justice at saka si Jesse, kinukontak mo at hindi na sumasagot kahit na sino sa kanilang dalawa. Yung kan po, idol, yung kinakausap ko po, yung asan po yung mga anak ko, ganun po yung sabi ko, idol, kasi tinakas po nila, idol, eh. Kasama nung mama niya, wala pong paalam. Kasama si Jesse. Yun ang di ko po alam, idol, kasi wala po akong kontak sa kanila, idol, kahit isa. Hindi ko po alam kung saan sila lugar, di ko po nakakausap yung mga anak ko. Tapos, yung concentrate ko, wala na, idol. Nakikibali-balitan na lang po ako, idol, sa mga kumari niya. Doon sa amin, yung mga kachat niya. Hindi ko na po kaya dito. Alright. Nasabi nyo na ho ba sa inyong agency, ang inyong pong kalagayan, na gusto nyo na po makauwi, gawa nitong sitwasyon at kayo po'y nadidepress?
Kasi idol, nagsara po sila eh. Nalaman ko lang po pala nung sa kapatid ko na bukas pa po yung agency namin. Kasi po idol, pag nagsasabi po kami dyan, parang wala lang. Kahit din po dito, pag nag-follow ka idol, walang parang wala rin po. Wala rin po Silvi idol. Kaya naglakas loob po ako idol na rapidol po na lang. Sige sir, I'll do everything na para mapauwi po kayo. Magandang tanghali po, Miss Christy May. Yes po sir, good afternoon po. Ma'am, gusto na pong umuwi nitong worker nyo si Sir Rodney. Ay, yes po, sir. Kasi nakita po namin na mag-end of contract po siya ng June this year. Tapos, okay, yung tungkol dito sa problema, nagulat na po kami na may problema pala siya tungkol sa overtime. Hindi po kasi siya nagsasabi dito sa office. Kaya tutulungan po namin siya at i-confirm po namin dun sa employer niya po na kung about dito sa 10 months niyang overtime. Ma'am, ang pinag-uusapan dito, itong worker ninyo, hindi na po nakapag-concentrate sa trabaho, nadidepress na po siya, and yet you're talking about overtime. Po kasi ito po kasi natawag ko sa kanina po. Ma'am, you're listening but you're not hearing me. Nadidepress okay na po yung inyong worker. Huwag na po natin hintayin pa na baka lumala pa yung kanyang depression at makuwi pa kung saan. Mm. Before that happens, kailangan agad-agad mapauwi natin ng Pilipinas itong pobre. Kasi kung hindi nyo kayang gawin yan, ma'am, kaya kong gawin to. Kung kinakailangan, ako po ay pupunta sa Polo, sa Saudi, susunduin ko itong pobre. Sir, ganito po, magkipag-coordinate po kami dito sa employer niya po para makauwi po siya agad-agad po kasi dun sa problema niya po. Thank you, ma'am. So, ganito pong gagawin nyo, ma'am, ha? Sasabihin nyo po sa counterpart ninyo, pati sa employer, yung sitwasyon nitong si Rodney, okay, na siya po hindi na nakapag-concentrate sa trabaho, siya ay depressed na, hindi na siya makahintay hanggang sa end of contract, which is June at ilang buwan pa yan, 6 months from now pa, kailangan ma-pull out na siya. At kung gusto ng employer, papalitan na lang siya ng bago, bibigyan siya ng kapalit, yung employer. Yes po, okay po. So, ma'am, today is January 14. Po. So, let's count 2 weeks, ma'am. Pwede ba natin siya mapauwi na in 2 weeks time? Pipilitin po namin, sir. Yes po. Gagawin po namin lahat po. Okay, sige ma'am. Kami po ay magkikipagtulungan din po sa inyo at kami po ay makikipag-ugnayan sa Polo, sa DFA na para naman mapabilis yung pag-uwi po ni Sir Rodney. Okay po, sir. Ma'am, ngayon pa lamang kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa inyo, Ma'am Christy May, ha? Sir Rodney, give or take 2 weeks, nandito ka na sa Pilipinas. Okay ba sa'yo? Makapag-antay ka 2 weeks na lang? Kunting tiis na lang? Salamat, idol. Thank you po. Samahan mo rin siya ng kunting dasal para salamat, lumakas ang loob mo. Salamat talaga. Ano sa mdang manulang aldawan? Uray na ka to eh. Pwede pang panunutin kayo ka. Basta makawit ka to anak ko. Mahayos yung mata problema. Sika mo lang makaayos. Ang na kami to eh ka. Mahala magdyanak mo no. Kasanuti na siyang aramidan. Madi ka pang panunot eh. Madi nga nasihat tatap no. Madi kami magdandanag dito eh. Depress ako. Di bali, nagpatulo mo kinisarapin nga kasi ito problema. Ito na lang sir, isipin niyo para hindi kayo ma-depress. Ano po sir? Isipin niyo na lang po na itong si babae, hindi po karapat-dapat na magiging nanay ng mga anak mo. At buti na lang po, early on, nabuking nyo na kaysa sa tumagal pa at magkaroon pa kayo ng isa pang baby at sa kanyang malaman, sobra-sobrang masakit yon. And then pagbalik nyo sa Pilipinas, sir, I'll do everything in my power na matatanggalan natin yung kustodiya, itong misis nyo at mapunta sa inyo yung mga baby nyo. At gagamitin po natin yung dahilan doon sa kanyang pagiging immoral. Although may batas kasi tayo, sir, below 7 years old, lahat ng bata mapupunta sa kanya pag kayo nakahiwalay. Ilang taong ba mga anak nyo? 10 years old na po yung panganay ko, idol. Tapos yung pangalawa po, 8 na po. Mag-8 okay na po sa February. Well then, dadapot natin sa korte. Pag pipiliin po yung mga bata, and most likely, sa tulong po ng mga kinaukulan, MSWD or DSWD, makakagawa tayo ng diskarte na yung mga bata, maisalin po yung kusodiya sa iyo. Opo, idol. Huwag na kayo ma-depress, sir. Thank you po, sir, idol. Ito na lang isipin mo, sir. Hindi siya karapat-dapat na tao para aksayahan mo ng sama mo ng loob. Opo, idol. Diba? Marami pang mangyayaring kabutihan po sa inyo, sa buhay nyo. Dawa ko po lahat. Tapos ganun po yung gagawin nila sa akin. Sir, kung ano po maitulong ko pagbalik nyo rito, sabihin nyo lang. Maraming salamat po, idol. Pasalamat kay Papa mo dahil sa pagpunta rito. Dahil kung hindi siya pumunta rito, hindi po namin malalaman yung problema nyo. Tay, kahit naging hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi, nagpapasalamat pa rin ako kasi hindi ako kinabayaan ng kapatid ko na laging sumusuporta, pati mga magulang ko, mga kamag-anak ko, na nandiyan palagi. Maraming salamat din. Sige, sir. Before the end of the month, sir, andito na po kayo. Okay, sir? Salamat po, idol.
Sige po. Ingat po kayo palagi dyan, sir. God bless. Gano'n na po ba siya katagal na sa Riyadh? Magdadalawang taon na po sa June po, ma'am. Ito pong lalaki niya na ito, matagal na po. Parang bago lang din naman po, ma'am. Sino po itong lalaki na to? Nagtatrabaho lang po dun sa may tapat ng doon ng barangay namin, ma'am. Gumagawa po ng construction. Ano po ba yung bumabagabag sa inyo ngayon? Di ako mapakali kasi di ko na ako yung anak ko. Basta gusto ko lang makita at dumating dito. Kaya di ko alam kung anong maganda gawin. Gagawin po namin lahat para makauwi po si Kuya Rodnick. Lalo na po si Idol, nangako naman po ng tulong para po sa inyo. At kung makauwi naman na po si Kuya Rodnick, agad-agad po nating sasampahan ng kaso ito pong babae na si Justice. And makukuha po ni Kuya Rodnick yung mga bata. Maraming salamat po sa tulong, lalo-lalo kay Sir Rapidol po. Idol ka, sir. The best. Maraming salamat po, sir, sa ganito nalaman namin na makakawin na yung anak ko. Salamat po.